Hello, what's up? Good morning mga kaakwagan. Okay, gawa tayo ng trigger mechanism. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng trigger mechanism. At papakita ko sa inyo kung paano gumawa si Aquagan ng trigger mechanism. Okay, share ko lang to sa inyo mga guys para kung gusto nyong tawag nito gumawa ng own homemade trigger mechanism, makapagbibigay ako ng idea sa inyo kung no, kung anong mga ginagamit dito, kung paano siya ginawa. Okay. First, you have to this press drill. Yun. Kailangan mayroong line ito para straight yung pagbutas. Yung mga drill bits natin 1/8 2.5 and 3/16 also 6 mm. Yun. Okay, then huwag kalimutan mag face shield para po sa external at saka yung mga mata natin safe, lalong-lalo na po yung mask. Yun po, not just only external and also for the internal, no, para safe na safe yung internal natin, yung mga abog, malikabog na ginagrind natin dito sa mga steel, hindi papasok sa lungs natin. Ay, iiksi na yung ano natin, yung buhay natin at saka yung lifespan, no, yung lifespan at saka yung tawag nito pagpigil hininga natin doon sa ilalim ng dagat. Yun. And then grinder, a grinder with disc, cutting disc, and also tawag nito buffing disc. Oh, yun yung mga buffing disc natin, kulay red. Dito, ito, gamit ito para ano lang, pang-pakinis yun. And then, a welding machine. And, a gloves also, no, to protect your hands in every sharp object. And so on, 3 ito flat bar, no, it's 5 mm. Also the tawag rectangle tube ano tawag dito, stainless steel mga boss. Okay, and huwag kalimutan may electric fan, no, para hindi kung yung abog hindi pabalik-balik lang sa no places nyo, dapat tinutulak niya yung mga alikabok doon palayo, you know, mga alikabok niya, no, napakadelikado yan sa katawan, sa internal body natin. Yun, yun mga kaakwa, patuloy lang sa panonood. Maraming salamat at sana makapagbibigay ako sa inyo ng good idea on how to make a roller type trigger mechanism. Maraming salamat. Let's go. Okay mga kakwa, ito na yung ano natin, no, yung shear. Although isa pa lang siya, wewildingan natin ngayon nito. I-wielding natin siya. And then drill it, no, mag-drill, press drill tayo through and through para po magkaisa na lang yung ano butas. Ito po para siya, para po siya sa yung gabundok dito na shear. Yun po yung mag tawag nito, maglalak sa tawag nito shaft natin,
Yun. Ah, dito pala sa kabila pala. Yun. Dito sa kabila, ganon. Dalawang shear na to, mga kakwa, para hindi po sayang yung ano natin, yung mga materials natin. Yung lock natin dito, yung 1/8. Okay. And then, welding natin, welding muna natin to. Okay, ito na yung ano natin, oh. Kailangan i-press talaga siya sa vice grip nyo para po pag-weld nyo dito, hindi po siya mag separate, no? Hindi siya gagalaw. Kasi pag separate siya, different position na naman siya, hindi magkatugma yung ano size niya. Eh magkakaproblema tayo. Ayun po. Welding po tayo. Yun, may dalawa tayong spot dito at dito. Make sure nakaano kayo, ha, kasi yung carbon yun, oh, umipitik siya. Pag wala kayong glass dito, saka na ano, sigurado yung ano nyo, mata nyo, delikado, papasok sa mata, mainit masyado yung ano nyan, carbon yan. Ayan po, pagkatapos nyo mag-welding, yung mga butas na yan, i-press drill na naman natin para true and true na siya. Yung butas, hindi lang yung isa, hindi true and true na yung dalawang ano na pinagdikit na ng flat bar ninyo. Ayan. Okay. Ayan po. Lagyan po natin ng oil. Oil lang yan. Para po yun, oh. Tatagos talaga siya pag may oil. Sadyang ano siya. Niluluto niya yung ano. Tawag nito. Steel. Yun. Uy. Parang umiba ng direksyon yung ano natin, yung drill bits. Ayusin ko muna. Sadyang matigas talaga yun siya. Kailangan ilalagyan palagi ng ano, oil. Yun. Yun, tagos. Intro dito na naman sa kabila. Tuloy lang. Yan po, natapos na natin ang utasan, no? Paleta. Dalawa dito, dalawa din, tatlo dito, tatlo din dito. Dalawang shear po ito. Yung purpose po niyan, yung gabundok na yan. Ukitin natin ngayon yan. Oh, yun. Magagabundok yan dyan. Tapos, kakat nyo siya dito. Cut nyo din dito sa ilalim. Yun. Yun na po yung shear. Ito po yung lock nyo sa pin. Yun. Ito po yung magtutulak. Ito po siya. Yun.
Diyan po siya papasok mamaya. Okay. Guguhitin natin, no? Para hindi po tayo mawala yung pag-cut natin. Hindi po magkamali. Kasi sayang pag na-cut natin ganun, sayang. Wala, reject na. Ukitin natin, ukitin. Okay. I need you now. Oh, more than words can say, I need you now. Oh, I've gotta find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. Ayan po. Ganda ng music, oh. Ay, nawala yung music. Yun. Samahan nyo po ng kanta-kanta para po hindi kayo ma-board. Yun po. Kung nakikita nyo yung mga guhit na nyan, yan po yung ika-cut nyo. Okay. Cut natin. Huwag po kalimutan mag-face shield yung mask natin. Face shield for the external, yung mask natin for the internal. Para po, safe tayo. Ayan mga bro, natapos na natin i-cut siya dito, papunta dito, ito din sa kabila. Yan na yan. Kita nyo na, sheer na siya. By the way, reverse trigger mechanism roller type, ito siya, no? Reverse trigger mechanism roller type, dito yung roller, gagawa tayo ng roller mamaya. Yan. Tapos, sobrang haba lang nito, no? Ginawa ko talaga ganito, bahaba, para magka-cut na lang tayo dito. Oh. Cut natin dito para mag-separate sila. Ay, hindi niya sa makakat ng basta-basta ng hindi niya sa hindi siya ma-separate kapag hindi niya sa kinat dito. Oh. Yun. Cut na tayo. Ayun. Kita nyo, dali na lang. Cut nyo dito, cut na naman tayo dito. May gabundok na siya. Oh, may gabundok na siya dito. Diba? Tapos yung dito, hindi na kayo mag-grind kasi may hole na. Ano nyo na? Nagawa nyo na ng hole. Okay. Ayun, kita nyo siya. Oh, kukunin nyo lang siya. Gagrind, kukunin nyo lang dito, konti. Tapos cut nyo dito din konti. Cut din dito para may konting allowance din siya pag down. Yun. Cut na naman tayo. Ayan po, natapos na natin i-shape. Yun. Kita nyo siya. Kulang na lang ng weld. Welding natin dito sa ibaba. Yun. Para dito siya magkakaseparate. At saka mag-iisang lang talaga sila, no? Yun, no? Weld natin, weld tayo.
Yun po, perfect shape na po siya. Kukunin na lang natin yung mga sidings nito. Yun. Para malinis tingnan. Yun na po. Tapos, lagay na tayo ng roller dito, yung butas dito. Yun. Okay. May welding na po din siya. Yun. Yung spot na yan. Dadagdagan pa natin yan mamaya. Yan mga boy, mga guys, bro, linisin nyo yung isang kabila doon. Ganun. Ganun lang paglinis mga guys. Ganun, boy. Na. Kung gusto nyo linisin din dito, pwede rin. Para maganda tingnan. Nililinis ko rin yan. Ayan po. Medyo malapit na siya ma-fit. Ito po, kunin nyo talaga yung dulo na yan. Kasi po, hindi po bababa yung share nyo pag mahaba ito. Parang ano siya, maglalak siya doon sa ibabaw. Ito, hindi siya bababa. Kailangan naka-level siya dito or konting baba ng level dito, ganyan. Yan o. Kukunin pa natin to. Ayan mga kakwa, magka-level na sila o. Konting linis na lang, game na to. Lagyan na natin ng roller dito. Konting linis na to. O, dalawa yung nagawa natin sa dalawang pirasong shear. Ito pala yung ano natin, trigger. O, isang piraso lang yung trigger natin. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano gawin. Ayan po mga kaakwa, bubutasan na natin siya. Bago natin gawing magkintab siya, bubutasan muna natin siya ng 1.5 dito. Para kung saan mag ikot-ikot yung roller na gagawin natin. Okay, butasan na natin mga bro. Yan, nabutasan na natin yung 1.5 na papunta doon. Ganda. Swak na swak. Share ko lang kung anong ginagamit ko na ano, flap disc. Yung grit niya is 80. For stainless steel po talaga, no, para po hindi ma-contaminate yung ating stainless, para hindi po kakalawangin. Although medyo may kunting kalawang lang talaga yung ano ngayon. Tawag nito yung mga materials na stainless, no? Dahil po sa dagat may konting reaction lang talaga siya. Okay. Ayun po. Next step yung gagawin natin is hindi po siya papasok dito kasi malaki po siya, no? Konti. Ayun po. Kukunin natin yung mga side dito. Each side para po pantay. Okay. Using our grinder, kukunin natin siya. Babawasan natin. Yan po. Sok na sok na. Tagos. Malog. Init pa. Yun. Kuha na natin dito. Perfect shape na siya. Okay. Cut na tayo dito. At gagawa tayo ng ano, yung roller niya. Using 8mm shaft.
No, yung stainless steel. Pinot nyo siya dito, no? Yun. Actually, yung dalawang dito lang, yung maiiwan dyan. Kukunin yung nasa gitna. Para lagyan natin ng roller. Ayan po. Ganda na. Lapit na. Ito po yung ginagamit natin para po dito. Pasok natin dito sa roller. Sa ano po. Ito po yung roller natin. 8mm. Tapos bubutasan nyo siya sa gitna. Ayun po, may gawa na tayo, roller, no? Yun, no? Pinutasan natin yung 8mm sa gitna. Tapos, pinasok natin dyan. Ito po, ito rin sa ito. Tapos, ito, lock natin yun. Pilpilin na slot natin yung dito, yung dulo. Yun. Tapos, linis na lang, buffing na lang yung kulang. Okay na. Gawa na tayo ng ano, trigger. Yun. Okay, mga boss nyo. Yun po, lilinisin muna natin to using a buffing disc. Okay. Pintad na sa konti. Finish na lang natin maya. Yan po. Tapos na natin yung isa. May roller na siya. Yung purpose po nito sa ano, yung roller niya, para po kahit loaded, fully loaded na nasa 3 vans, hindi po siya ano, matigas kalabitin. Ha? Yun. Kung nag-aalanganin din kayo dito sa sobrang liit niya, hindi po kayang putulin or gibain niya yung yung pin na yan. Kasi po maliit na portion lang masyado yan, no? Maliit lang talaga siya. Hindi niya po kayang ano, tiklupin yung pin na yan kasi yung space dyan, maliit lang din. Maliit na masyado. Oh. Hindi siya parang duyan ba? Tawag nito. Hindi siya masyadong malaki yung space. Ha? Sa loob din.
ng share na yung ng rectangular tube natin. Katulad lang din dito. Fit na fit po siya dito. Wala pong space, no? Kung nakukuha niyo, nagigets niyo po ako. Wala pong space na ibe-bend niya yung mga pin. Oo. Tama. No. Ganun din lang din dito yung pin na yan. Hindi po kayang gibain ng rubber bands, yung lakas ng rubber bands niyan. Pero kung gusto niyo pong magano gamitin yung 316 dito, pwede. Oh. Sa palagay niyo, kaya niyo siya yung 316. Okay lang. Pero hindi na po niya maano yan. Oh. Magigiba niyan. Ayan po, salamat. Gawa na naman tayo ng trigger. Okay, ito po yung trigger natin. May design na siya, may butas. May design na rin, cutting na lang. Dalawa ding trigger dito. Dalawang trigger to. Gawa tayo ng trigger, trigger na naman. May dalawang share na tayo. Okay. Trigger. Oh. Huh? Cut natin mamaya. Yan po, tapos na tayong i-cut yung trigger. Linisin natin at i-shape natin sa magandang ayos. Oh. Dito pa yung isa. Kunting shape lang po tayo sa trigger. Yan po. May kunting shape na siya. Yan po, pagkatapos niya siyang i-shape ng ganito, perfect shape na ganito, i-buffing na natin siya. Yan. Yan na. Buffing para madulas. Hindi po matigas, para hindi po matigas yung paglalabit din. Okay. Yung buffing disc dito, yung pula, okay na yan. Ayan po, nagawa na natin yung shear, nagawa na natin yung trigger niya, o. Diba? Pero pag may iba kayong design na trigger, okay lang. Kasi yung dito niya, ganyan yung pagkaano niya, yung pagka, plaster niya, ha? Ang sana naman, hindi kaya naman. Ayan. Ayun. Tapos i-fit na natin siya sa rectangular tube na stainless. Yan. Ito na yung pinakahintay natin. I-fit na natin dito sa labas yung dapat may ano kayo. Yung gagamitin nyo is yung universal na ano, yung shafting. Ito kaya ganito. 6 mm.
Universal, Omer. Omer po, Omer. Yan po. Size na siya dito. Fit nyo. Yung hindi siya lalabas dyan. Ang papasok na siya dito. Fit niya siya dyan. Ganyan. Yun. Tapos, yung drill bit na hindi nyo na ginagamit na 1/8. Yung papasok dito. Yun. Marker nyo. Pag na-mark nyo na, yun, pubutasan na. Ganito din. Na, ganito. Yun, ilalagay natin dito. Ano dito. Yun. Ganyan. Yun, bubutasan natin yan. Mamaya. Pagka-mark na. Ayan po, bubutasan na natin siya. Yung, na, yung rectangular tube. True and true na po yan, true and true. Medyo tabing eh. Ano natin, i-straight natin. Yun, true and true na po. Bubutasan na naman natin yung butas para sa trigger. Yung saan magpapasok yung trigger. Yan. Yan po, pagkatapos natin butasan, lagyan natin ng pin mga dito. Yung mga butas na yan. Ilalagay po natin yung shear. Ilalagay po natin yung trigger dito. Yun. Tapos, fit natin kung saan banda siya o. Maglalock doon. Yun. Saka, nataas, lock siya dito. Ito banda siya, nagnalock o. Tapos kakablitin na kakalabitan natin. Yun, bababa yung shear. Okay. Tapos, imamark na naman natin dito.